sa'yo ang lahat. Ang puso pa lang kayong tinatanggap dito sa BR-454 patungong Manila. Mabuhay! Philippine Airlines, the heart of the Filipino, welcomes you on board BR-454 bound for Manila. Our pilot in command is Captain Manong Victoriano, and this is your head cabin attendant, Vince Kizon. It is important that you are familiar with the safety features of this aircraft. There must be very. Please watch your video screen carefully. Welcome aboard and welcome to another day in a live episode of A Flight Attendant. So for today's video, ipapakita naman natin sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa ng isang flight attendant on a layover station. Siyempre, pagkagising, unang-una na dyan na magdikpit ng kama. At dahil last day na namin dito sa Canada, kailangan ko na rin i-check kung may mga naiwan akong gamit dito sa kama. Alas 6 na umaga pa lang dito ngayon, maaga rin ako nagising kasi iba-iba rin yung oras na tulog ko. Kaya ito, buksan na natin ang kurtina para pumasok na ang sinag ng mainit na araw. Malamig kasi dito, umaabot ng 16 degrees. At maganda rin ang view na nakuha nating kwarto ngayon. Nasa pinakataas kasi tayo. At syempre, bago natin umpisa ng araw, kailangan muna natin gumawa ng kape. Marami din kasi ako pinaplano gawin ngayong araw na to. Every time nagko-coffee pala ako, lagi lang akong black coffee. Hindi ako naglalagay ng asukal at creamer. Tapos, para sa akin, the darker the coffee, the stronger. Kaya ito, pupunta muna ako sa balcony para magkape, magtanga-tangahan, magnilay-nilay. Isip-isipin ko kung ano nga ba mga pinagdaanan ko sa buhay at paano ko sila nalampasan. Joke lang, ito lang kasi yung isa sa escape ko. Yung tipong kunwari may iniisip ka kahit wala naman. Masarap lang kasi yung umiinom ka ng mainit na kape at nakatingin sa malayo. Tapos bigla ako naisip, kanina pa pala ako dito. Kailangan ko na mag-umpisa mag-empake. Kaya ito, tayo na tayo at umpisahan ng ayusin yung mga gamit. Bilang flight attendant, tatlo nga pala yung bag namin. Yung pinakamalaki, yung aming maleta, doon nakalagay lahat ng mga damit, sapatos, at mga gagamitin namin sa layover station. Yung mas maliit doon, ang tawag doon is cabin case, doon naman namin nilalagay yung mga gamit na gagamitin namin sa aeroplano. Gaya ng mga emergency equipment namin, yung vest na susuotin namin, at yung gloves pangkuha ng mainit na pagkain. At syempre, doon sa coat hanger namin, doon ko na nilalagay yung mga pagkain ko. Kaya ito, kinukuha ko na sila sa refs. Alam naman natin na takot tayong magutom, di ba? Pagkatapos mag-empake, kailangan ko na rin mag-ahit at maghilamos para makapag-ayos na tayo papunta ng gym. Kaya ito, lalabas na tayo ulit para kumuha na naman ng kape. Ewan ko ba, basta sa isang araw nakakatatlo, apat yata akong baso. Siyempre, pag nagkape ka, kailangan din natin tumulala ng konti. Sa mga oras na to, iniisip ko na ako ng program ang gagawin ko sa gym. At kinukumbinsi ko na yung sarili ko para mag-umpisa ng mag-workout. Kaya ito, lakad na tayo papunta ng gym, sa tabi lang naman kasi siya ng hotel. Malaki at malawak. Kaya pagpasok ko pa lang, na-excite na ako. I'm hoping na hindi na ganito. So yun na yung magiging rice natin. For example, may mga ulam ka dyan. Kahit anong ulam pa yan, say kare-kare, sinigang, or anumang ulam yan. Ako laging kanin ko is spinach, o kaya kangkong, o kaya kung ano mga available. Nag-avoid ako ng starchy vegetables such as kamote, carrots, patatas, kasi root crop sila eh. Kaya medyo in-avoid ko dahil carbs pa rin sila mag-turn. So ngayon, ano pa ba? Green leafy vegetables lang sinubstitute ko sa lahat. So kahit anong ulam ko, green leafy vegetables ang aking kanin. Next, 2 weeks, nakapag-adjust na yung katawan ko. Hindi ko na hinahanap yung carbs. Ang susunod na inalis ko is preservatives. Anything processed and anything with preservatives. So ano yun? Yung mga nakabalot, anything na may balot or hindi whole food, hindi nutrient-dense meal, nakabalot or anything processed, example, corned beef, tocino, yan, mga process na sila. So, basta nakita ko sa grocery store na nakabalot siya ng wrapper or plastic na na-sealed or dumaan ng processing, in-avoid ko siya. So, yun na yung pangalawa kong ginawa. Inalis ko na yun. Hotdog, sausage, ham, inalis ko sila sa diet ko. So, una, inalis na natin si carbs. Pangalawa, inalis natin si preservatives.
So, 2 weeks, 3 weeks nakalipas, nawala na yon. Ano yung pangatlong aalisin? Sugar. Anything na magko-convert sa sugar, inalis ko. Lahat ng sugar, desserts, yan. Anything na magiging sugar, inalis ko sila. So, ang tatanong nyo, anong pwede ko inumin? So, ang iniinom ko lang is water, tea, and black coffee. Walang sugar or cream or anything. Okay, so ngayon, pa-finalize na natin. Tatlo na yung naalis natin, ha? Naalis na si carbs, naalis na si process, naalis na si sugar. I tell you, inaalis mo pa lang yung carbs, 2 weeks ka pa lang nawala si carbs, malaki na ipapayat mo, siguro mga 5 to 8 pounds. Tapos susunod, pag inalis mo pa si preservatives and process, papayat ka rin. Until alisin mo si sugar. Ngayon, tatanong niyo ako, I am so motivated. Ba't hindi ko alisin itong tatlo na sabay-sabay? Alisin ko na ngayon, alisin ko na bukas, gusto ko na mag-day one, gusto ko na mag-start sa diet na to. I tell you, you will be setting up yourself for a failure kasi hindi mo kayang alisin na sabay-sabay yan kasi hahanapin ng katawan natin. Kaya natin yan in the first 2 or 3 days.